Hello mga kateng, welcome again to my YouTube channel. So kung bago ka lang sa akin channel, subscribe ka na para laging bago sa akin notification mo mga kateng. So pag-usapin natin ito mga kateng about dun sa diabetes. So about dun sa pagiging ano, pero hindi ko pa naman masasabi kung diabetic ba ako or nasa ano pa lang borderline ako ng ano, ng pagiging diabetes. O yun nga. So actually, so, pag-usapan natin ngayon kung ano yung kinakain ko ngayon sa araw-araw. So, mula sa umaga, tanghali, tsaka gabi, mga kateng. So, yung mga kateng, actually, dati kasi kinakain ko tuwing, ayun nga, yung hindi pa ako nagpapacheck up sa, no, sa hospital. So, yung mga kinakain ko tuwing umaga, spaghetti, kundi spaghetti pancit, ano pa ba? Coffee, tapos pandesal. So, everyday yun. May kasama pang itlog yun. Na pagtanghali naman mga kating, ang kinakain ko naman lagi, pag tuwing tanghali siya, so, yun niya, white rice, tapos, ano pa ba? Actually, gulay, tapos mga ano, prito. So, yun lagi, ano ko, lagi ako nagpiprito kasi mismo mga prito ng tokwa, baboy, hot dog, karamihan puro lagi na ano ko, hot dog, ham. Ayan siya mga kating. So, sinasamahan ko siya ng ang tawag nito ng mga gulay. Pero, hindi siya ganun kaano talaga sa akin mga kating. Then, paggabi naman siya, so, noodles siya. Noodles, kung ano makita ko sa ano ko, sa ano dyan sa grocery na yan. Kukunin ko siya, tapos after ano yun, kakain na nga ako, mga karamihan kasi kinakain ko pag gabi noodles siya. Noodles. Tapos may snack pa ako tuwing gabi siya. So, hindi mawawala yung chicheria. So, yung mga maalat na chicheria. So, lahat yon. So, binago ko yung lifestyle ko mga kating. Dahil kasi nga, mula yung nagpa-check up ako, sinabi nga ng doktor na diabetic na raw ako. Pero hindi ko masabi kung talagang diabetic ba ako. Kasi it's 120.41 siya. So, sabi ni mga kaibigan ko kasi nga, it's pre-diabetic pa lang siya, kung tutusin mo. Pero, sinabi siguro ng doktor yun, just because nga, para at least, matakot ako sa mga kinakain ko. So, kasi ako, pag kumain kasi ako, wala akong pakialam. So, kain lang ako ng kain. So, may mga cakes pa yan kung ano kakainin ko. Lalo karamihan, lagi akong may bilang halo-halo sa, ano, sa fast food. Burger, kung ano-ano ko, lahat yan, mga kating. So, yun nga, binago ko yung lifestyle ko, mga kating. So, dati kasi ang waistline ko, it's 49 siya, mga kating. So, ngayon, actually, yung waistline ko na lang siya, it's 41 na lang siya, mga kating. So, laki ng, ano, ng pinayat dun sa, ano ko, sa waistline ko. Kung tutusin mo, 49 going to down to 41 siya, mga kating. So, sobrang ang laki ng pinayat ko. Dahil just because nga, iniba ko yung lifestyle ko sa pagkain ko. So, kahit sabi mo na natatakam ka na, na yun nga, yung dating lifestyle mo, hindi na siya ganun kaano talaga kung tutusin mo. So, may inggit ka kasi makita mo doon sa mga, ano, pagka nag, ano ka, nag-YouTube ka. So, makita mo yung mga pagkain na katakam-takam talaga. So, titiisin mo na lang just because nga doon sa health na nararamdaman mo ngayon. So, yun nga. Sa umaga, ang kinakain ko, oatmeal. So, yung oatmeal na ano talaga, as in, wala siyang sugar, mga kating. Kung tutusin mo, wala siyang sugar. Yung oatmeal na binili ko na yun. Then, gata siya, it's ano siya, low fat siya. Then, isang ano lang siya, bread. Na wheat bread siya. Ayun laging ano ko, tuwing umagahan ko. Wala nang iba siya. So, yun lagi, tuwing umaga ang kakainin ko, oatmeal, low fat na gatas, tapos wheat bread na isang ano lang siya, na isang bread lang talaga. Wala nang iba. Pagtanghali naman mga kating, ang kinakain ko naman siya, it's mag-ano na ako, magbabrown rice ako, pero ang brown rice ko, it's half, minsan 1/4 lang siya na kinakain ko na cup siya na ano brown rice. So hindi ako nag-go 1 cup na brown rice. So half siya okay 1/4 siya. Then ang dinadamihin ko siya it's gulay siya, puro gulay siya. Dati kasi lagi akong bumibili sa mga ano sa mga
ang tawag to, karinderya. So, bibili ako ng mga, yan, mga piniritong ano, isda, mga okoy, tapos, sabi natin mga gulay. Pero yung gulay kasi na, ano nila, na nabibili ko, syempre gigisa yun, hindi mo alam kung ano yung mantika na ginagamit siya, mga kateng. So, yun lang. So, ang ginawa ko ngayon, ang kinakain ko, it's brown rice siya. Tapos, puro siya gulay. Pero yung gulay na inilalagay ko, it's yung mantika. Kailangan ano lang siya, 1 teaspoon o kaya half teaspoon lang. Isusutay ko lang siya kung ano may ano ko din. Then, dati nag-ano ko na, isi-seasoning ako. Ngayon, hindi na. So, ang ginagawa ko, it's asin lang siya. Pero yung asin-asin, it's konti lang talaga siya. Asin-asin tuloy. Yung asin, it's konti lang talaga siya. Then, lalagyan ko lang siya ng mga, yung mga pampalasa, kagaya ng mga, ano pa tawag to? Cilantro, o kaya yung, ang tawag to? Basil. Ayan yung mga inaano ko. Then, celery na powder. Lahat kasi mga puro powder yung inaano ko siya, mga kating. So, yun ang pinalitan ko. Then, sibuya, syempre kailangan is, ano siya, yung slice na sibuyas talaga. So, susutay mo sa sibuyas tsaka bawang. Pero dati kasi nagaano ko, nagsiseasoning ako. Ngayon, hindi na siya. So, iniba ko lahat siya, yung lifestyle ko sa pagkain. Then, pagkahapon, nagugutom ako. Kasi dati, ano ba? O, yung muna yung kamunay pala yung hapon. So, pagkahapon, ano siya, gabihan na pala muna. So, paggabihan ko siya, actually, ang kinakain ko ulit, it's, ano siya, oatmeal, then, ano pa ba, yun nga, wheat bread ulit. So, ayun siya, ginagawa ko siya. Magbabrown rice ako lang sa ano, tanghali, pero, ang ano ko doon, it's oatmeal siya tuwing, ano siya, umaga, tsaka gabi. Ayun ang pinaka, ano ko siya, makating. Then, ano pa ba? Actually, ang ano ko lang, ang... hindi ko nga alam kung mali yata yung diet ko siya. Dati kasi nagda-diet ako, it's morning lang, tanghali, gabi, ang kain ko. Pero ngayon, sinabi kasi ng kapatid ko, pwede naman daw kumain ng sa ano mismo, sa hapon. So, pero ang ginagawa ko sa hapon, ayun lang, kukuha lang ako ng saging. O kaya kung ano makita ko na ano, na sobrang ano, sobrang baba sa ano siya, sugar. Ay, nakakainin pa siya, mga kating. So, sobrang binago ko yung lifestyle ko just because nga, hindi na siya ganun kaano talaga, ka-healthy yung mga kinakain mo dati. So, kahit sabi mong walang lasa yung mga kinakain ko ngayon, kung ano naman, kung mismo yung pagiging pre-diabetic mo, mawawala siya. Try mo, mga kating, kasi mali mo naman yung kinakain mo, it's sobrang ano siya, sobrang baba naman siya sugar, doon mo malalaman na pagka nagpaano ka ulit, pa laboratory ka, it's makikita mo kung na wala ka na palang ano, diabetes, just because nga kung pre-diabetic ka lang naman talaga. So yung makating, at sobrang ano, sobrang nakakapanibago, just because nga na, so yung timbang ko bumaba rin siya. So, pinakaano ko talaga, it's yung ano, waistline ko sa ano ko. Sa chan ko, sobrang laki ng pinagbago niya. 49 down to ano siya, 41 na lang siya. So, ang laki ng pinagbago niya. Yan, usap pala tayo makating yan. So, ang laki ng pinagbago niya, kung tutusin mo. Then, dati nag-ano ako ang tawag to? Nagkakape ako, ngayon hindi na ako nagkakape. So, ang laki ng ano ko na kahit sabi mo na gusto mo magkape, hindi mo na siya magagawa just because nga natatakot ka na tumaas yung sugar mo. Ayun. Then, kailangan laging siya mag-exercise, mga kating. So, yung laging inaano ko sa sarili ko, exercise. So, sa 7 days ko nag-ano ko na nagsa-cycle tayo sa 7 days. So, 5 days ay nang laging in-exercise ko. So, Monday to Friday, minsan Monday hanggang Saturday siya. So, bakante yung Friday minsan. So, yun ang inaano ko siya. So, 30 minutes siya o kaya 20 minutes. Pero pinakaano ko lagi is 20 minutes, mga kating. Basta pagpawisan ka, kasi nilalabas naman niya yung sugar mo. Pag pinagpawisan ka, mga kating. So, yun ang ano, ayun ang ano natin lagi na isipin natin na lahat masasarap ang pagkain. Okay, kung tutusin mo. Pero,
sisingilin ka naman sa bandang huli just because ngayon kinakain mo, it's hindi siya ano, healthy. Kung tutusin mo, lalo na yung karami ng kinakain ko dati, it's ano siya, halo-halo, ice cream, cakes, yan yung mga palabok, pansit spaghetti. Ayan ang pinakano. Then, hot dog. Lagi akong bibili ng hot dog, tsaka ham. Ayan, ang anong laman ng rep ko lagi. Hindi nga ako nagbababoy. Pero doon man ako bumababoy sa mga hotdog tsaka ham. Still the same lang naman din yung hotdog sa ham doon sa baboy. Diba mga kating? So, yun lang siya. And, laging isipin natin na maging healthy tayo. Kasi hindi na tayo bata. O kaya kung bata ka na kumain ka na marami. Kung bata ka. Pero ngayon kasi ano na, it's matanda ka na mga kating. Isipin mo yung sarili mo. Okay, kasi kung hindi na healthy kinakain mo, madali kang ano, madali kang mamatay kung ganun ang kakainin mo lagi. So marami kasing ano, maraming risk kung kakain ka ng maraming ano siya, mga fatty foods, okay, mga sweets. Ayun ang ano natin. So yung cholesterol ko, tumaas dati. So umiinom ako ng sa cholesterol ko tuwing ano, bago ko matulog. Then, yung mismo kong metformin tuwing umaga siya. So yun ang iniinom ko para bumaba ang mismo yung sugar ko. So yun mga kating. Then ano nyo rin ako mga kating, kung gusto nyo mag-comment kung ano mga gusto kong kainin para at least makatulong sa akin yung i-comment nyo na kung anong kakainin ko na for ano siya, diet siya mga kating. Okay mga kating. So yung mga kating, kung nagustuhan nyo aking binilagay yung mga kating, subscribe kilang kayo sa aking YouTube channel mga kating, Atenggail, Atenggail. Then follow nyo rin ako sa aking Facebook account, Pereira Piñalosa. Dun sa Pereira Piñalosa mga kating, it's gumagawa ko ng mga cakes, baka gusto nyo magpagawa ng mga binibenta ko doon ng cakes, ano pa ba, mga cookies, brownies, ano pa ba, toasted siopaw, or ano pa, marami pa doon mga kating na binibenta ko. So, visit nyo lang mismo yung aking Facebook account, makikita nyo din mismo yung aking mga binibenta doon sa Gail's Sweet Treats. Then, follow nyo rin ako sa aking TikTok account, mga kating, Pereira Piñalosa. So, marami pa tayong bablog mga kating. So, see you next time mga kating. Bye!